Good day sa inyo mga Lodi. So ipakita ko lang sa video itong clutch disc at pressure plate. Galing ito sa Toyota Hilux. Ayan. Sobrang siyang na-damage dahil naupod na nga ang asbestos nito at tumama na itong mga rivets na ito. Ito yung mga rivets niya. Parang rivets eh. Tumama na ito sa pressure plate kaya ayan, nauka na ng sobra. So, pwede pa naman itong ipa-replace at kung may budget, pwedeng palitan ng bago. So, ang dahilan, ang commonly na dahilan kaya nagkaagan ito ang clutch disc at pressure plate ay unang-una hindi pag-neutral kapag matagal ang traffic. Kapag lagi kang naka-apak lang sa pedal mo at hindi ka nag-shift sa neutral, kahit na kasi naka-disengage yan, ito, magdi-disengage kasi ito eh. Ito ang, ayan, ito ang mismong spring niya. Ito ang tinutulak ng, dito tumutulak ang release bearing. Ito ang diaphragm spring. So, pag tinulak yan, etong plate na to, itong plate na to, lulubog ito. So, madi-disengage sa pagkakaipit itong clutch disc. So, ganun ang nangyayari kapag nakaapak ka sa clutch pedal. Pero kahit nakaapak ka, meron pa rin kaunting sumasayad yan. Kaya, ayan, sobrang nauupot. At ang pangalawa, ang maling pagre-release ng clutch kapag upon accelerating. So mali ang pagre-release mo, masyado kang nahuhuli, mataas na ang RPM mo, pero ang clutch mo is pabitaw ka pa lang. So ayun ang dalawang way. Ang dalawang common way kung bakit agad nasisira ang clutch disc. So ayun lang mga Lodi, shinare ko lang sa inyo para makapulot kayo ng idea. So, salamat sa panonood.